ang lead agency ng COVID-19 is basically Department of Health, although we get informations through their updates, and likewise immigration. Una ho, sa impact, we have tracked down, pwede ba, okay lang na hindi Tagalog. Minsan kasi mahirap sabihin. We have tracked down since January 25 up to 2 days ago, February 17. Ang kabawasan po ng mga pasahero sa international base ho sa aming pagtatala ay umabot na ho ng almost a little over 16% of that particular period. At nadagdagan na ng konti yan dahil yung Taipei ay nawala na ho sa banned destination. Pero kung yan po ay natuloy, mas malaki po ang ating hinaharap na pagkababasan. But as we speak, up to February 17, ay nasa 16% po ang kabawasan ng ating pasahero. Nagbawas din po ang domestic travel na around a little over 3%. Yun po ang naging kabawasan sa ating in terms of passenger impact. As regards po sa mga flights, nabawasan din po ng almost a little over 22% ang inbound and outbound natin sa kadahilanan po na ang mga local carriers ay nabawasan po ng flights, nag-cancel po sila magmula ho na ipinatupad po itong ban ng China flights kasama ho ng initially, temporarily, yung Taipei. So ngayon po, slowly recovering because meron ho tayong mga pagbabago sa mga panukala dahil sa pag-uusap ng task force na pinapatupad na ho unti-unti. And hopefully, I'm also praying that it will recover, our tourism will recover soon. And sir, yun nga, nabanggit niyo po, may mga binaba rin sa pasahero. Paano po natin susolusyonan yung economic impact nito? I will defer to the wisdom of the economic managers. I just run the airport and will depend on how the passengers would come in. And I'm sure there will be things that will be implemented. It's a lost opportunity, but at the end of the day, there's still the time to recover, and hopefully we'll be able to recover soon.